Kamusta mga kasikad? Welcome back to Biker's Hub. So for today's content ay i-review natin ang specification at components pati na rin ang price ng Trek Marlin 5 2022 model. So maraming nagulat na nag-release kagad ng 2022 model ang Trek Company at kasama nga rito ang Marlin lineup. Kasi usually nagre-release sila for succeeding year round about the last quarter of current year. Pasok pa rin itong mountain bike bilang isang budget entry level na affordable para sa atin. As far as I search, wala pa akong nakita mga bike shop na mayroong mga stocks nito sa Pinas. So again, before we start, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na ina-upload ko. Start tayo sa kanyang frame. Ito ay isang cross-country mountain bike at ang material na ginamit ay Alpha Silver Aluminum. Naka-internal cable routing na ito, both shifters and rear hydro brakes cable. Standard threaded type pa rin ang bottom bracket mount. Sa head tube naman ay semi-tapered. Quick release pa ang para sa rear hub mount at meron na rin integrated na rack and kickstand mount. Ang available sizes nito ay from double extra small to double extra large. Mapunta naman tayo sa kanyang paint job. Metallic ang mainframe at glossy naman sa brand name at decals. At sa color availability naman nito ay meron kayong apat na mapagpipilian: vivid red, lithium gray, black at itong gradient color scheme na tinatawag nilang bubble gum. Sa kanyang front suspension naman ay SR Santur XCT30. Coil spring type of suspension ito. 100mm naman ang travel ng kanyang stanchion. Quick release pa ang mount para sa kanyang front hub. At meron na rin itong preload adjust at turnkey o manual lockout. So ang bike na ito ay naka 2x8 speed setup na Shimano Altos M315 model ang napili nilang ikabit. Mabuti na lang na ganito ang setup ng drivetrain at shifters, di katulad sa previous model na 3x8 speed setup. Medyo outdated na kasi yon for budget entry level mountain bikes. Next is ang kanyang rear derailleur. Shimano Altos na M310 8-speed ang kinabit nila dito. Unlike sa previous 2021 model ay Shimano tourney lang. Sa kanyang front derailleur naman ay 2x na Shimano Altos na M315 ang model. Itong model na ito ay isang top swing na dual pole type na FD. So, brake set. Dito included ang brake lever at disc caliper ay Tektro brand na HD M276 ang model. Ito ay budget hydraulic brake from Tektro brand at ang kanyang disc rotor ay Shimano brand naman na bolted type. Sa crank arm ay Shimano Altos M315 ang model at sa chainring naman ay 3060 ang pinakamalaki at 2210 naman sa grainy. Threaded cartridge o square tapered naman para sa bottom bracket na BP-BC73 ang model. Okay, next is ang cassette and chain. Shimano HG200 with 12-32T na 8-speed para sa cogs at KMCC 8.3 na 8-speed naman para sa kanyang chain. Sa kanyang front hub ay Formula DC20 na alloy, bolted type siya at quick release. At sa rear hub ay Formula DC22 bolted type at quick release din siya at free hub na ito.
Bontrager brand naman na connection ang model para sa rims, naka double wall alloy na ito. 20mm naman ang lapad, 32 holes para sa spokes at shredder bulb ready lang ito. Sa gulong naman ay Bontrager XR2 wire bead with range of size of 26x2.20 for frame size of double extra small. Then 27.5x2.20 naman for extra small and small. At 29x2.20 naman for medium to double extra large. 30 TPI naman ang maximum tire pressure. So sa kanyang mga components, start tayo sa kanyang cockpit. Sa handlebar ay Bontrager na alloy with clamping size of 31.8mm with 5mm rise at 720mm naman ang haba. Sa stem ay Bontrager brand din na alloy with 31.8 din ang clamping size at plus 7 degrees ang kanyang angle. Sa length niya ay nagbabari sa frame size. Next ay ang seat post, Bontrager din na alloy na, 31.6mm naman ang clamping size at 400mm naman ang haba. Sa saddle ay Bontrager Armada, kaso steel pa ang rails nito at 138mm naman ang length nito. Sa kanyang total weight ay 30.8 pounds or 13.9 kilograms. So less siya ng half kilo sa previous 2021 model. At marami pa namang alloy parts na pwedeng palitan to reduce the weight. Also yung kanyang group set ay pwede i-upgrade to higher hierarchy para makaless pa sa timbang. At sa safe working load nito ay 136 kilograms including bike rider tsaka yung cargo. Punta naman tayo sa kanyang price. Nagkakahalaga ito ng $639.99 o katumbas ng 30,700 pesos. Ano masasabi nyo mga kasikad regarding sa model na ito? For me, basically parang Marlin 6 na 2021 model ito kasi identical ang components, group set at fork na integrated dito. Naiba lang siya ng konti sa frame geometry at design. Kayo mga kasikad, ano ang opinion nyo para dito? Feel free to hit in the comment section. At hanggang dito na lang muli mga kasikad. Maraming salamat sa panonood at ride safe lang lagi.